Good morning, good morning. Maayong buntag. Magandang umaga po, mga kagandang buhay. Time check po natin is 4:30 in the morning. We are heading our way to Sibalom Livestock Auction Market, Sibalom Antique. At dito niyo po ako nakilala nung una, mga kagandang buhay. Nung minsang nag-vlogs po ako, sumama ako kay Kabiyahing Roger sa pagbili. Kasama po si Kabiyahing Timmy. Kaya balikan ko po mga kagandang buhay para muli pong masilayan ang Sibalom Livestock Auction Market. At makita po natin kung marami pa rin ba ang mga stocks na pinaparada doon. Kung marami pa rin bang baka ang sakaling mabibili natin kung magbiyahe po tayong muli doon, mga kagandang buhay. So, samahan niyo po kami ni Michael. Kasama ko po ngayon si Michael para po sipatin ang kanilang mga baka doon at makausap din ang mga farmers tungkol po sa ating mga alagaing malalahi na pwede po nilang ma-avail sa pamamagitan po ng biyahe ni Roger Team. Gaano po ba kalayo, mga kagandang buhay, ang Sibalom Livestock Auction Market sa Jetty Port, Katiklan, the Gateway of Boracay, kung saan po kami sumasakay papunta po ng Mindoro Island. So, mga 2.5 hours pa po, mga kagandang buhay. So, di hamak pong mas malapit ang aming destination from Negros. Kasi ang Negros po is mga 12 to 15 hours at minsan po, kung may stranded, inaabot po kami ng 24 hours po, mga kagandang buhay. So, mas makakatipid po tayo dito kung may mabili tayo. Pero almost po, mga kagandang buhay, expect po natin, pure native, matanda na, pero litsunin pa rin po ang itsura. Yes, mga kagandang buhay, kasama ko po ngayon, driver ko po ngayon, si Michael. At sa kaalaman po ng lahat, si Michael po ang unang naging driver sa amin pong livestock journey. At dito kami nag-umpisa sa Sibalom Livestock Auction Market. Sa pagkakatanda mo ba, Mike, mga ilang buwan ba tayong namili dito? Mga almost 10 months bago lumipat sa Negros, yung malaking truck na ang kinargahan. Nung nag-umpisa tayo dito, kantir lang yung unit natin. Nung natapos yung forward natin, lumipat tayo sa Negros. So, ang karga natin sa counter na pula natin, mga ilang piraso nga dati? Karga tayo minsan kung medyo malaki-laki ang abaka natin, mga 25 to 28. Pero kung medyo maliit, may isang base, nakakarga tayo ng 33 heads. Oo, oh, yun ang pinakamalaki. Pinakamarami nating naikarga, pero mga litsunin lahat yun, Mike. Oo, oh, alagain, litsunin. So, pagdating doon sa Batangas, ano ang ginagawa natin doon sa mga litsunin natin na yun? Paano natin dinidispose? Mayroon naman tayong kaibigan doon, si Timmy. Siya yung taga-dispose natin. Minsan, hindi naman tatagal doon, mga isang araw, dalawang araw pagdating, naubos na kagad. Minsan, abutan ng 4 na araw. Mga isang linggo lang yung pinakamatagal, naubos na talaga. Oh, tapos nagbabackload ka ng itlog? Yes po, itlog. Nung walang cook dito sa Visayas, nagbabackload tayo ng soft drinks. So, yun ang ating pinag-umpisahan bago tayo lumipat sa mas maraming stocks sa Negros. Pero counter ng kinakargahan natin, ikaw pa rin ang driver. Mga ilan nun ang karga sa counter? Kasi medyo, ano na, katayin na yun eh, ang size. Oh, yun nga, kung medyo malaki-laki, yun, kakarga tayo ng more than 20 lang. Pero kung mga maliliit... Hindi yung sa counter, di ba? Hindi na natin ginamit yun. Yung sa forward. Sa forward, mga ilan na ang makarga natin? Medyo 30? Yung ano, yung una kong karga, 33 din, pero mas malaki-laki na, hindi na lilitsonin size, kakatayin size na. Tapos, kumarga ko ng isang base ng 26 inch lang, malalaki, yung may halaga na ng tag 80k yung isa. O, sa bakong, di ba? Sa bakong. O, saan natin unang dinala yung mga katayin natin?
Ang pinakauna nating slaughter na napuntahan yung sa 13 Martires Cavite, naka-apat na trip ako doon. Tapos lumipat tayo sa Bacoor Cavite kay Ruel nga Gorospe. Hanggang nag-upgrade tayo ng nag-upgrade, ano? Oo. Dami na nating napuntahang mga livestock auction. At ngayon nga ay 2 years na yata tayo, mahigit na. Mahigit na. Sinabi mo sa akin, Mike, na nagbiyahe ka ng 26 heads na yon na galing ng Bacoor. Naalala mo pa ba kung ano recovery nun? Opo, yung una nating biyahe sa Bacoor, lugi tayo doon dahil yung pamimili namin, si Kabihang Roger, medyo hindi pa eksperyensyado sa pamimili, nag-ano pa siya, parang nagpa-practice pa. So, yung mga ilang trip namin, lugi yon. Pero ngayon, dahil may mga kaibigan na kaming nakapagturo na veterano sa pamimili, mahaba yung eksperyensya nila. So maganda na yung recovery natin sa ating mga pinakatay na baka, yung pamimili natin. Nakabawi na tayo ng kunti sa mga lugi noon. So, sana magpatuloy na to at sana ay wala nang luging mangyari. Kumikita na tayo. Meron namang nalulugi pero nababawi rin ang ibang baka. Diba? O ibawi lang kasi hindi naman perfecto, sabi ni Nalon ang pagsipat. Ngayon, nasa katayan si Nalon, siya lang mag-isa ang halos bumili ng mga isang trip na yon, 51 heads. Sabi niya, yung unang nakatay na 31 na yata ang nakatay, may nalugi daw pero sa pamasahe lang, hindi nabawasan yung puhunan sa pamimili. Tapos, meron din namang magaganda ang recovery. Meron daw nga nakaabot ng 15K, ang isa sa panalo niya. So, ang iba daw, sakto lang daw sa all-in expenses. Yung iba na lugi daw sa pamasahe ang iba. Pero, tingnan natin po ang whole recovery. Sana po, malaki-laki rin ang maano ba, maginaan siya ni Nalon sa trip na yon. At sabi ni Kabiyang Roger, napakahirap daw ang ano natin, pamimili. Medyo nagmahal ngayon, di ba? Ang mga baka talaga sa stockyard. Opo, yung baka ngayon, pamahal ang pamahal. Tapos napansin ko nung ilang beses na kung bumalik ng Negros, parang kumukunti ang baka. Baka ngayon lang sigurong season sa tag-init. Bawi siguro pag nasa tagulan na tayo. Kasi hirap yung pagpakain ng damo sa baka pag panahon ng tag-init. Katulad ngayon, wala masyadong naper. Sa Negros, tubo lang yung inasahan ng mga tao na ipapakain. Tubo at saka pids. Dahil yung mga damo natin ngayon, wala na dahil sa tag-init. Natutuyo na. Siguro payat ngayon ang mga baka kaya hindi muna nila i-dispose. Anong siguro, Mike? Hindi naman siguro lahat. Yung iba, hindi pa panahon na, hindi pa dumating yung panahon na ibinta nila. Hindi naman siguro lahat. Pero talagang mayroon dahil sa kinakapo sa pangpakain. Tama ka. Kaya, pili-pili lang ang ginagawa. Si Kabiyang Roger, kasama mo siyang namili. Ano yung naobserbahan mo kay Kabiyang Roger? Ngayon, medyo control si Kabiyang Roger sa pamimili. Sa bagay, marami naman siyang assistant na namimili. Nung pumunta kami ng Manhoyod, Bantolinaw, Barangay Bantolinaw, Manhoyod, isa lang yung binili niya. Sa Ayungon, isa lang yung binili niya sa Nabilog, stockyard. So, control siya. Inaasan niya lahat sa kanyang mga kasamahan. Kay Master Jewel! Kasi sa totoo lang mga kaginang buhay, sabi ko nga kay Master Jewel, wag na siyang sumama sa katayan. So malaki talaga siya nating asset, Mike, no? Dapat huwag siyang sumama na sa katayan. Dapat ikaw na lang mag-substitute sa kanya. Kaya mo ba? Kaya naman. Wala namang problema doon. Hindi naman mahirap yung pagpapakatay. Pero interesado lang kasi si Master Jewel sasama. Dahil pagsabi niya, pag ako ang maraming baka sa kinakarga, dapat nandoon siya. Para makikita na yung aktual na pag-alaga ng baka hanggang sa katayan. Kung ano ang sitwasyon, wala naman problema kung gusto niya. Kasi ano kasi, Mike, sa katayan, kapag kasumama ang ating mga komprador, mas lalong nagiging expert dahil doon nila matansya yung mga binili nila sa recovery.
pag nandun talaga sila. Opo, makikita niyang sa actual. At wala silang masasabi. Magkita lang kung yung bang pamimili nila na sa tama, kung nalugi, kung kumita, o sila mismo yung nakakaalam. Tama yan. Wala silang dapat sisihin dahil sila kasama sila, and then sila mismo nag-aalaga at nag-e-instruction sa ating mga cowboys. So hindi pa tulog-tulog ang ating mga cowboys. Isa yun sa advantage na sasama si Master Joel. Pero ang disadvantage naman, madidelay ang ating biyahe dahil walang kapabul na mamili ng kidlat na katulad ni Master Joel. Diba, Mike? Oh, yun. Yun lang ang diferensya. Oo. Maraming nagtataka, Mike, bakit hindi tayo basta-basta kumukuha ng mga kasama sa team. Kasi meron din namang sumubok, pero hindi maganda ang recovery. Oo, oh, totoo yan. Sa totoo, yung pamimili namin ngayong nakaraang linggo, may isang namimili o tagabili na magpadala sana tinanggihan ni Kabeng Roger. Dahil yung pagtingin na sa pagsipat na sa baka, magkaiba. Yung isa, sabi niya, papadala niya dahil okay daw ang kanyang nabili. Pero sabi ni Roger, parang logay tayo dyan. So, hindi na niya, hindi na itinuloy doon sa isang kaibigan natin na ipapadala sa iba na lang truck niya kinarga dahil tinanggihan ni kabiyaheng Roger. So, yun ang sitwasyon minsan. Hindi natin maiwasan. May malulugi. So, depende sa pagsipat yan. Depende sa mga pagkasunduan. Kung hindi, ay hindi naman na maituloy. Kasi minsan may nagpadala ng kalabaw sa kanya. Dati naalala ko. Lugi pa sa puhunan. Kaya hindi lahat nakakapasa sa atin. Maraming sumusubok. Pero talagang minsan ka lang makakita ng taong magiging ka-teammate mo na talagang ibibigay ang lahat para sa ikakapanalo ng biyahe. Ilalaban talaga, Mike, ang biyahe para patuloy silang makakasama sa team yung may konsiderasyon. Honest talaga. Mahirap maghanap, no, Mike? Yun, tama yan. Dahil ang pira ay sabi nila, mainit sa kama yan. So, pag pira ang pag-usapan, dapat maingat tayo. Talagang minsan, ganyan. O may isang beses na may pinadala ng baka natin, ang halaga na noon ay 118K. Naibinta lang ang kanya, nakahalaga lang ng 119. Sa layo ng biyahe, 1,000 lang yung, 1K lang yung abante sa kapital. So kahit pamasahe nga, wala. So minsan ganyan. So dapat sa sunod, ayusin natin yung pagtingin sa baka kung bago natin ikarga, kung yun ba'y kumikita pa o hindi na. Kung sa tingin na hindi na, so hindi na ituloy. Katulad ng ginawa ni Kibeng Roger, ay sa tingin niya, logi daw. Ay hindi niya, tinuloy. Ano nang nangyayari? Meron din nga batikan na behidor na sumama sa team natin dati. So, namimili siya sa mga bundok, tapos pinapasa niya at pinapadala yung mga baka niya sa biyahe natin. So, ang nangyari, mahal ang baka. So, kulang pa nga sa all-in expenses. Pagkatapos, sasabihin na bawi na lang sa sunod boss. So, tinesting pa ulit natin, ganun pa rin ang nangyari. So, mga kaginang buhay, walang panalo. Sila lamang po ang magkakaroon ng ginansya. So, ang biyahe namin ay hindi po sumasapat ang all-in na expenses sa baka nila. So, ibig sabihin, pinapatungan na kaagad nila doon pa lang sa bundok. So, hindi sila pumapasa po, mga kagandang buhay. At sabihin ng iba na paborito ko si Nalon. Pero siya po kasi ang tao na nakita ko na talagang pwede kong ipasa ang management sa kanya balang araw. Kung halimbawa po na mabisi na kami ni Kabiyang Roger, at mapagod na rin, Mike, no? Pero sabi ng iba, madali lang daw itong hanap buhay na to, Mike, pero sobrang hirap, ano? Sobrang hirap. Pagod po yan. Nagkakasakit. Si Kabeng Roger nga, nagkasakit. Nilagnap sa ulan. Di ba? Pagkaya natin ang trabaho, lalo na sa mga negosyante, nga naman, kaya naman, easy lang to sa marunong. Pero kung hindi pa nasubukan, mas maganda subukan sa mga nagsabing easy lang.
Dahil tayo ay hindi na mapagsabihan ito sa negosyo na to kung sa financial, sa pagod, sa hirap, eh subok na tayo. Hindi na nga natin binibilang yung pagod natin eh. So, binibilang natin dito all in. So, minsan tapal-tapal lang rin, nananalo yung ibang baka, natatalo yung ibang baka. So, sinasabi ko nga dyan sa mga nagko-comment, sabi ko, subukan nyo, baka isang biyahe ka lang, ayaw mo na yung pagod at saka yung nasubukan nilang sunod-sunod na lugi, Mike. O ano sa pagkiramdam nila. Kaya kung hindi nyo po nasubukan itong klase ng negosyo na to, mas maganda yung subukan nyo bago kayo mag-comment. Kasi yun nga ang sabi ni Kabiyang Nalon, pagod at kaluluwa ang kanyang tinataya dito. Sa pagsipat pa lang, sa lamig, sa init, at saka yung hangarin talagang maipagpatuloy yung negosyong ito. Dahil sabi ni Nalon at saka ni Master Jewel, minsan ka lang makakita ng komprador na may kakayahan na ipagpatuloy ito. Siguro kung wala tayong ibang business, Mike, sa unang pamimili ninyo ni Kabiyahe, wala na. Hindi na tayo nagpapatuloy nito. Oh, dahil sa ilang beses na logi, kung walang pang-abono sa kapital hanggang sa natutunan at naging successful yung biyahe natin, eh wala na. Dalawa-tatlong trip, pahinga na. Pero umabot pa tayo ng mahigit isang taon bago medyo nakabawi-bawi, ano? Oh, haba pa. Mahirap talaga maghanap ng ka-teamwork na maasahan talaga. Yun. Maraming sumusubok pero mahirap kang maghanap talaga ng yung may konsiderasyon talaga at pagmamahal sa trabaho.